Ito yung taong 2014 at maraming mga tao ang nananapik sa nagaganap na Tokyo Motor Show. Sa gitna ng nakakamanghang lineup ng mga motorsiklo ay mayroong isang motor na nakakaagaw pansin ng palabas. Ang futuristic na disenyo nito, makinis na mga linya at mga kakaibang features ay agad na nakakaagaw pansin ng mga mahihilig sa motor sa buong mundo. Tara na't bumalik tayo sa kasaysayan at ating talakayin ang motor na nagpasabog sa buong mundo. Mula sa nakisisilaw na paglabas nito sa Tokyo Motor Show hanggang sa kanyang malungkot na pagbagsak. Ito ang kwento ng Honda NM4. Ang pinagmulan ng Honda NM4 ay maaaring masubaybayan pabalik sa Honda DN01. Ang Honda DN01 ay isang concept bike na unang ipinikita ng Honda sa Tokyo Motor Show noong pang 2005. Ang DN01 ay isang pang-eksperimentong motorsiklo na pinagsama ang mga elemento ng isang scooter at isang sport bike. Ito ay may ganap na automatic transmission at mababang sentro ng gravitiya para sa madaling handling nito. Ito ay isang radical na pagbabago mula sa tradisyonal na disenyo ng motorsiklo at nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa press at ng publiko. Kinuha ng Honda ang magandang feedback ng karamihan patungkol sa DN01 at nagsimulang magtrabaho sa isang bersyon ng produksyon na magiging NM4. Ang motor ay idinisenyo para sa mga bagong henerasyon ng mga riders na naghahanap ng isang motor na naiiba mula sa tradisyonal na cruiser o sport bike. Ang mga designers ng Honda ay naglalayo na lumikha ng isang motorsiklo na mukhang nagmula sa isang science fiction na pelikula na sumasalamin sa futuristic na mundo at advanced na teknolohiya. At nagtagumpay sila. Pagkalipas ng 9 na taon, ang Honda NM4 ay unang ipinakilala noong 2014 bilang isang futuristic na concept bike na kinuha ang inspirasyon mula sa iconic na anime movie, Akira. Ang iconic na disenyo ng motorsiklo, ang Canada Bike, ang pangunahing inspirasyon sa likod ng makinis na futuristic na bodywork ng motor na to. Gayunpaman, ang bike ay nakakuha din ng inspirasyon mula sa sikat na anime at manga series na Ghost in the Shell, ang serye na nagsasaliksik sa mga tema ng pagkakakilanlan at ang relasyon sa pagitan ng mga tao at teknolohiya ay nagtatampok ng isang futuristic na mundo kung saan ang mga tao at cyborg ay magkakasamang umiiral. Ang NM4 ay hindi lamang tungkol sa itsura. Ito ay may 670cc engine na magdadala sa iyo mula 0 hanggang 60 sa isang iglap. Dahil ito ay naka-liquid cooled parallel twin engine na gumagawa ng 54.8 horsepower at 44 foot-pounds of torque. Ang motor ay may top speed na humigit kumulang 170 kilometers per hour and surprisingly, napaka-nimble daw dalhin ito for its size. Ito ay naka-dual clutch transmission na pwede mong gawing fully automatic sa pag-drive katulad ng mga common na scooter sa daan. Or pwede mo rin itong i-paddle shift sa pag-drive katulad ng mga sports car. Meron itong seat na may backrest na pwede mong i-adjust ng up to 3 position ayon sa gusto mo. The backrest, it's actually a passenger seat and backrest at the same time. To move this, go this going this way, you don't need a key. But to go back down, turn, move it forward, and bam. So this is what it looks like. Put this back up, can't just take it out. You gotta put the key in, and like that. The first setting, second, third, and that's the one I leave it on. At meron din itong built-in na storage compartment na mukhang isang pares ng mga pakpak sa harapan at side panniers naman sa bandang gilid na available only sa model na NM4-02 na ginawa para sa US market. Ang NM4-01 model naman ay ang Asian market variant na walang side panniers. And of course, naka-folded headlight na po ito at may combined ABS system na nagpapadagdag ng safety riding. Sa kabila ng magandang eksena at kasikatan ng Honda NM4,
mula sa Tokyo Motor Show hanggang sa paglabas nito sa produksyon, ay nahaharap ito sa isang hindi inaasahang pagbagsak sa merkado. Ang nakakagulat na mahinang pagbenta nito at mahinang demand sa maraming merkado ang isang naging dulot ng pagbagsak ng NM4. At noong 2018, ay malungkot na itinigil ng Honda ang produksyon ng NM4 sa ilang mga bansa, kabilang ang Estados Unidos, Asia, at ng Europa. Ang balita ay nagpalungkot sa karamihan, lalong-lalo na sa NM4 community at sa mga taong gusto sanang bumili ng motor na ito. Habang lumilipas ang panahon, ang Honda NM4 ay siguradong magiging isang collector's item ng mga motorcycle enthusiast. At ito ay magiging isang magandang alaala ng panahon na kung kailan ang astig na disenyo ng Honda NM4 ay gumagala sa mga lansangan.